Hi guys, it's Lynn Vlog Friends again. So, ngayon po, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po yung gagawin natin pag meron po tayong mga ulam na mga tira-tira sa bahay. Lalo na po pag meron tayong piyesta at marami tayong natirang mga ulam na halos ayaw na po natin kainin kasi nasusuya na po tayo. Well, ganito lang po ang gagawin ninyo para maging katakam-takam pa rin sa inyong panlasa ang inyong mga tirang ulam. So, umpisahan na po natin at ipapakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ko sa mga tirang ulam namin. Well guys, dyan lang po kayo at samahan niyo po. Pagbati po ako ng isang itlog dito. Thank you.
Nahulaan niyo na po ba kung anong gagawin ko? Well, I'm sure yung iba po, ganito talaga ang ginagawa niyo sa mga tarong dito. So, ilagay na po natin yung sinasabi kong mga tirang ulam. Ayan. O, diba? Parang mas mukha rin siyang mas masarap. Lagyan natin ng konting toyo. Guys, ilalagay natin ang ating kanin. Ayan. Hindi ko lang siya ubusin kasi masyadong marami. So, ayan. So, all in one na po. Meron na po tayong ulam. Meron pa rin tayong kanin. Pagsamasamahin lang po natin siya. And I'm sure masarap po ito after. Ito po yung madalas kong gawin dito sa France pag kami mga tira kaming ulam. Favorite po namin mag-asawa to, ganitong pagkain.
갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한